KZRH, the Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa araw na ito, nakikisa ang ating programa sa pag-observe ng All Saints Day o Todos los Santos. Kung kayo man ay nasa bahay at nanonood sa inyong cable TV o di kaya'y nakikinig sa amin sa radyo habang bumibisita sa sementeryo, hatid namin sa inyo ang kalahating oras ng usapang sining at kultura kasama ang ating espesyal na bisita sa hapong ito. Ang ating panauhin ay isang kilalang pintor at eskultor na may apat na dekada ng karanasan sa larangan ng sining bisual. Kilala siya bilang master watercolorist at naging tanyag din para sa kanyang mga temang umiinog sa ganda ng kalikasan. Kaya huwag kayong aalis, sa ating pagbabalik ay makakakwentuhan natin ang premiadong visual artist na si Ginoong Jonah Mar Salvosa. Isinilang noong March 29, 1953 sa Calabanga, Camarines Sur, maagang namulat sa ganda ng kalikasan si Jonah Mar Salvosa at dito napukaw ang kanyang hilig sa pagpipinta. Elementary at high school pa lamang ay madalas na siyang sumali at manalo sa iba't ibang local at international art contests. Sa kolehiyo, nagtapos siya ng Bachelor of Fine Arts major in painting mula sa University of the Philippines noong 1975. Sa pagitan ng 1976 at 1978, naglakbay siya sa iba't ibang bansa sa Europa at Asia bilang bahagi ng isang study tour. Sa loob ng apat na dekada bilang professional artist, nakapagtanghal na si Salvosa ng halos 30 solo exhibit sa loob at labas ng Pilipinas. Bukod pa sa maraming group shows na kanyang nasalihan, nakatanggap na rin siya ng iba't ibang parangal kabilang na ang 2009 Freedom to Create Grand Prize sa London at ikatlong gantimpala sa sculpture category ng 2004 Art Association of the Philippines Annual Competition. Unang gantimpala sa lithograph printmaking category ng 1995 AAP Annual Competition. Unang gantimpala sa First Filipino Saint Art Competition noong 1978. At ang gintong medalya sa Jawaharlal Nehru Shankar International Art Competition sa India noong 1968. Bukod sa marami pang iba, si Salvosa ay kasalukuyang pangulo ng Agos Kulay Maynila o Watercolor Society of Manila. Bukod sa pagiging pintor at eskultor, isa rin siyang masigasig na environmental advocate at Zen practitioner. Isang mainit na pagbati ang hatid ng art to art sa batikang visual artist na si Jonah Mar Salvosa. Kasama po natin ang sikat na watercolorist at eskultor na si Ginoong Jonah Mar Salvosa. Welcome po to Art, Sir Jonah. You're welcome. Bumati po tayo sa mga nakikinig. Binabati ko ang mga nakikinig ngayong sa program na ito. Magandang hapon. Sir Jonah, paano po kayo unang naakit sa mundo ng visual arts? Ano, bata pa ako noon eh. Pag sinabi niyong bata pa kayo, ilang taon? Mga ano, 5 or 6. 5 or 6 years old. So, oh. Alam na ninyo na gusto ninyong maging artist? Oh, pero sinupress lang ng tatay ko dahil baka raw makasira sa pag-aaral. Aha. Kasi pag na-inlove ka raw sa art, makakalimutan mo na pag-aaral eh. Mm-hmm. Kaya yun, halos... Sinabi talaga ng tatay niyo sa inyo to? Huwag magseryoso. Aha, okay. Aha. Parang ibang-iba sa mga ibang mga magulang ngayon pag nagdo-drawing o kaya pag nagiging artist ang kanilang mga anak ay ina-encourage nilang magiging mas creative. Isa siguro sa kaso no, dahil nung panahon niya, naging teacher niya si Amor Solo noon. Mm-hmm. Nakita niya na walang pera sa painting o sa art. Mm-hmm. Kaya kung sa ano, ayaw niya akong maging painter. Ayaw
ayaw po niyang maging alagad kayo ng sining dahil walang pera doon. Walang pera doon. Okay. Kaya kung pwede, maging architect ka o doktor o ibang course. Mm-hmm. Kaya na hindi masyadong bigay todo. Mm-hmm. At nalaala ko nga noon eh, pag may contest lang, saka lang ako nagpipaint eh. Pag may contest, nabalitaan ko may contest sa ibang lugar, yun, nagdrawing ako, yun, support, yun, doon lang nag-support. Ah, okay. Pero hindi yung talagang binibigyan ako ng todo. Tapos, so, kayo po ang nag-decide na gusto ninyong mag-fine arts? Nagdadalawang isip pa rin ako noon. Nung nagbabakasyon na ako dito sa Maynila. At bala ko pa nga noon sa UST mag-aral ng Archie. Pero yung isang kababayan ko, kukuha raw siya ng talent exam sa UP. Nung nalaman ko, saan yun? Sabi, ngayong Monday sama ka. Sumama ako. At yun, kumuha na exam at nakapasa. Kaya parang natuloy na lang doon sa UP ang, ang ano. So pan, UP Fine Arts? Oo, yung accidente lang. Anong sinabi po ng tatay ninyo at that time? Wala pa rin. Nagsabi sa akin, basta mag-shift ka muna ng Archie. Kasi na doon ang pera, sabi niya. Pag may pera ka na, pwede ka man magbalik sa painting eh. Yun ang sabi sa akin noon. I see. Okay. So, hindi lang po kayo pintor. Kayo din po ay iskultor at printmaker. Opo, opo. So, importante po ba para sa isang visual artist ang sumubok ng iba't ibang medium? Kailangan eh. Saka parang... Bakit po kailangan? Sa iba siguro, hindi nila kailangan. Pero ikaw kasi minsan, pag malawak ng pananaw mo sa buhay, parang gusto mo explore lahat eh. Parang pag nakita mo yung... Ay, gusto ko rin gumawa ng isang masterpiece na ganito. Ito gusto ko rin gawin. Inherit na sa loob na yun eh. Kaya, yun, pinapasukan ko kung ano yung gusto ko. Yun ang ano noon. Pero ano ang inyong parang first love? Ang ano, painting na talaga. Painting na lang talaga. And in painting, naging kilala kayo bilang oil and acrylic painter, pero lalong naging kilala sa paggamit ng watercolor. Opo. Hindi ba ang watercolor parang ang pinakamahirap na, pinakamahirap na i-master sa mas sa oil o acrylic? Totoo yun, kasi yung watercolor, may sariling utak. Hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng ano yan eh, i-manipulate eh. Pag nandoon, gumagalaw siya ng gumagalaw, hindi mo makokontrol eh. Kaya kung ano nung gagawin mo, pag nagkamali, mali na. Kaya minsan palitan mo lang ng bago. Not like yung oil o acrylic na pag nagkamali, patungan mo lang, tapos na. Pero doon, pag nagkamali, wala na, sira na. Hindi mo na, para matigas ang ulo ng watercolor na. Kaya kailang years din bago mo talaga ma-master yun. Pero bakit po watercolor ang inyong napiling na i-master? Yun nga, challenging siya na hindi kaya ng iba. Minsan pag nalaman nga ng iba, ay ayoko niyan, mahirap gawin yan. So parang naano lang ako na, ano mahirap niyan, kaya itry ko nga. Baka ano bang nandito. Yun. So ano po ang nakikita ninyong parang advantage naman ninyo na watercolor po ang ginagamit ninyo? Kesa sa oil and acrylic. Ano, kasi pag nag-shift ka ng oil saka acrylic, yung nipis ng paint na handle mo compare sa mga yung nag-handle ng acrylic saka oil, pag hindi, walang alam masyado sa watercolor, makakapal at hindi sensitive sila. Pero pag watercolor, light na light, kailangan marunong ka ng light to dark, super light, yung makahandle mo ng yung mga delicate parts na nagiging sensitive ka compare pag diretso ka ng oil o acrylic. I see. So, ano po, sino yung mga masasabi ninyong parang naging mentors ninyo o naging mga guro ninyo? Sa tunay na buhay, wala eh. Kasi, wala po. Self-taught po. Oo, kasi yung mga teacher namin, ang tatamad. Hindi naman tinuturo talaga kasi alam mo, parang trade secret yon. Hindi nga tinuturo yan. Basta, mag-paint ka. Kaya nga nung maraming gusto mag-aral sa akin, sabi sa akin,
pinag-aralan ko, ano bang shortcut si, na para mabilis silang matuto? Dahil hindi sa school, hindi tinuturo yun eh. Mm-hmm. Parang alam nila, magaling ka na. Mm-hmm. Kaya kailangan ikaw na lang dumiskarte. Mm-hmm. So, kaya nung nag-research ako sarili ko, after, isipin mo, like 5 years ka nag-aral, hindi ko pinag-aralan yun. So, inunti-unti ko nang gusto mo yung mag-aral sa akin, yung ang sabi ko, mukhang hindi ako perang laban dito kasi yung 5 taon na pinag-aralan ko, one session, matututunan mo na ibibigay ko sa'yo. Sabi ko, panalo ka, sabi ko, dahil kami 5 taon na naglagarin, hindi namin alam to sa'yo. Isang session lang matututo ka. Yun, yun ang ano doon. Ah, I see. Pero sabi nga nila, yung isang painting halimbawa, hindi lang ito parang trabaho ng ilang oras na pagpipintura, kundi ito ay trabaho ng a lifetime of experimentation and learning. So that is that, does that hold true for you? Oo, sa tunay, walang katapusan eh. Walang minsan katapusang pag-aaral. Oo, I mean, tapos na, titingnan mo na naman, parang may bago na naman dito. Kaya ang ginagawa ko nga, pinapatalikod ko ng artwork, lumalabas muna ako, sa pagbalik na lang, yun. Every now and then, nagbabago siya eh. May nakakitang kakaiba. Minsan, habang ginagawa mo yun, may nakukuha, may maganda pala ditong kulay na hindi ko nagagamit. Mag-explore ka na naman. So, walang katapusan yan. Minsan, gabi na eh, nakatunga nga pa doon. Parang may gusto ka pang explore dito eh. Walang katapusan yan, tuloy nang tuloy yan. So, gaano po katagal bago ni, from start to finish, inyo na nabubuo ang isang obra? Sa watercolor, sandali lang. Not like sa oil and acrylic na months. Kasi dito sa, pag nakuha mo na yung technique, parang before matapos yung artwork, may idea ka na eh. So, pwede mag-deadline ka dahil madaling matuyo eh. Not like yung oil, acrylic na maghihintay ka. Ito, so, may plano ka na, oops, within 2 hours dapat matapos ko to. Yun. So, nakaplano ka na kasi nga may sariling utak, pag sumobra dito, pipit-pitin, oops, sumobra ka niya. Pero, sa mga edges, sa mga anong yun, minsan, talagang yung mga accident, magaganda rin pala. So, pagbibigyan mo rin siya, doon tumatagal minsan. Na after a day, nako, pwede bang one more, itataguin mo muna isa, gawa ko rin ng bago. Habang gumagawa, may bago ka naman nakita doon, dagdag mo na naman. Hanggang sa 5, pumili ka na lang doon sa 5 yun kung ulit yung pinagagusto mo. Doon tumatagal yun. So, anong nangyayari doon sa 4 na reject? Tinatago mo pa rin yun. Ah, kasi sa buhay ko, sabi ko eh, si ano raw, sabi ko, nabasa ko nga si Michelangelo o Da Vinci na ayaw, sa buong buhay niya, ayaw niyang makita may trabaho siyang pangit. Ako, ayaw ko rin mag-impart ng, kahit ako nagbe-birthday gift ako ng artwork, gusto ko maganda talaga, pinagpagura ko, dahil history yan eh. One of these days, sasabi, uy, ang pangit naman ng trabaho mo to eh. Kaya, yung 4 na yon, gusto ko talagang masterpiece pa rin yon. Dahil darating ang panahon na aanuhin yun, i-criticize yun eh. Ay, yung baduy pala ni Jonah mag-paint ah. Kaya tinatago ko pa rin yun. Okay. Tapos tinatago ninyo, tapos after a while, tinatrabaho niyo ulit? Di na. Dahil ano eh, kung saan natapos mo yung idea doon. Tapos na siya. Saka walang katapusan nga eh. Kaya dapat may sabi nga sa amin eh, kailangan alam mo na yung tapos na. Dahil kung talaga pag-creative ka, pagbalik mo, palitan ko kaya to. Kaya maganda nga, tatutalang naka-ready ka eh. Para pag may sumulpot na bagong idea, doon na lang sa bago. Huwag mo lang sirayin itong isang masterpiece. Oh, speaking of ideas po, saan po kayo humuhugot ng inspirasyon? Marami. Like, nung una, dati, nung nagbaya ako sa Europe noon, sa kila sila Da Vinci, sila Botticelli. But before that, abstract. Total abstract ako. Yung nagbiyahe lang ako, para bang, sabi ko, explore ko rin itong mga classic nito. Dahil sa school namin,
snub sa amin ng classic eh, kasi modern eh. Uh-huh. Panahon namin ni Hoya noon, uh-huh, kailang abstract ka eh, kayang mm-hmm malalim. Mm-hmm. So, palaliman kayo. Mm-hmm. Pero nung nagbiyaya ko, maganda rin pala itong nakita ko nung nakatingala ko sa assistant chapel. Mm-hmm. Last chapel, ang gaganda pala ng mga classic nito. Mm-hmm. So, nag-explore ako. Mm-hmm. Tapos, nung pabalik naman ako, dahil akong Japan, mm-hmm, na-meet ko naman itong isang nag-ano ko ng Zen, mm-hmm, na simplified yung mind ko. Mm-hmm. Nako, dahil minsan naggulo yung utak ko dahil sa classic, saka yung modern. Mm-hmm. Sabi ko, mukhang nagugulang utak ko ha. Saan ba ako pupunta ngayon? Mm-hmm. Doon sa dati kong pinag-aaralan o yung nagbiyahe ako. Mm-hmm. Nung nagbiyahe ako, na-unified ko nung Zen. Mm-hmm. Yun. So, naglipat naman ako ng parang meditative na paintings. Mm-hmm. Pero after that, nung minsan umuwi ako ng Bicol, nakita ko yung Camarines Norte na pagbabiyahe ko doon, mm-hmm, puno-puno ng forest yun. Mm-hmm. Pero nung nakita ko, ubus-ubus, dami ng kalbo. Mm-hmm. Sabi ko, wala na dito yung forest na pagdadaan ko para akong nasa ibang dimension dahil, mm-hmm, sabi ko, dapat may gawin dito. Mm-hmm. So, after noon, na-inspired ako, nag-ecology. Mm-hmm. Sa ecology ako pumasok. Mm-hmm. Yun, ecology ng ecology. Mm-hmm. Hanggang tumagal yata, mga 20 years yung sa ecology ang explore ko. Hanggang minsan naman, napunta na nga ako dito sa mother and child, mm-hmm, yung breastfeeding. Mm-hmm. Doon ako na-target dahil... Bakit sabi, po? Sabi ko, dapat yata pagbigyan din ng importansya o pagpapahalaga itong mga nanay. Mm. Kasi kung wala sila, wala rin ako. Mm. At importante sabi ko, kung paano ako nabuhay. Mm-hmm. Nung naalala ko, sabi ng nanay ko, 3 years old na daw ako, mm-hmm, nagsususo pa ako. Mm-hmm. Sabi ko, dapat yata gumawa rin ako ng pagpapahalaga sa kanya. Mm-hmm. At yun ang 1989, mm-hmm, naalala ko, nag-show ako dati about breastfeeding. Oh. Yan nga lang, after 5 days, nagkudita. Ah. So walang nakakita ng mga paintings, uh-huh, kong, uh-huh, ng mga, okay, nahinto yun. Uh-huh. Ngayon, gusto kong bumalik ulit. Uh-huh. Yun, okay, yun yung ginagawa, okay, ko ngayon. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama si Jonamar Salvosa. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa teatro, inihahandog ng grupong Trumpets ang non-musical adaptation ng The Horse and His Boy ni C.S. Lewis na bahagi ng seryeng The Chronicles of Narnia ng naturang manunulat. Kwento ito ng paglalakbay ng ulilang batang si Shasta at ang nagsasalitang kabayo na si Bree. Mapapanood ito sa Meralco Theater, Ortigas Avenue, Ortigas Center, Pasig sa mga sumusunod na petsa at oras. November 6, 7, November 14 at November 21, alas 8 ng gabi. At sa November 8, 14, November 15, November 21 at 22, alas 3 ng hapon. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999. Sa musika, tampok ang violinist na si Ray Casey Concepcion sa Young Artist Series ng Manila Chamber Orchestra Foundation. Mapapanood ang kanyang concert sa November 5, alas 7 ng gabi sa Ayala Museum, Makati City. Magtatanghal si Concepcion kasama ang pianistang si Greg Zuniega. Kabilang sa mga piyesang tutugtugin ay ang Suite No. 1 ni Bach, Romance ni Max Brook, at Reverie for Viola and Piano ni Henry Wieniawski. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999 o sa MCO Foundation 515-3041. Tampok ang music producer, composer, music director at performer na si John Mir Vera Perez sa unang handog ng Young Artist Series 2015-2016 season ng Philippine Opera Company na binansagang Olé, An Evening of Zarzuela and Flamenco. Mapapanood ito sa November 14, alas 6 ng gabi sa Opera House na matatagpuan sa number 3657 Bautista Street, Makati City. Para sa ticket, tumawag sa Philippine Opera Company 822-9600.
0939-862-9909. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang premiadong visual artist na si Jonah Mar Salvosa. Sir Jonah, nasubukan ninyo din gumamit ng mga digital tools para sa paggawa ng sining, or do you like to remain old school po at you know, when it comes to painting, talagang watercolor lang, oil and acrylic, or nagko-computer din po kayo? Magta-try sana ako noon, nung mga unang pasok niyan eh. Pero naisip ko, kahit sino pala kayang gumawa na noon. Kasi sabi ko, parang nothing new na. Kahit sino out pwede maglaro. So sabi ko, pagbibigay ko lang ito sa ibang tao. Dahil kung i-explore ko pa ito, ang dami. Kung ang artist 1 in a million, ay hindi, 1 to 100 ito, 1 in... 1 is to 10, 10 lahat magagaling na yan eh. So ayoko nang mag-explore dahil marami na. Ayoko nang pag ano, gusto ko pa rin yung classic na yung hand, mind and heart tuloy na diretso sa kamay. Ito nga minsan naalala ko yung nauso yung spray gun. Naisip ko, yung feeling mo andoon na. Dahil pag yun nga lang, habang nag-spray ka, pagpalit ng color, hintuin mo yung spray gun, lilinisin mo, yung momentum na wala na yung... Not like yung brush, pag lagay mo, dire-diretso, tuloy-tuloy yung momentum mo. Pero pag yun, nagpapalit ka na, nawawala na. Yun, ganun din doon sa mga tools, parang indirect yung emotion mo doon sa paggawa ng ng digital. Okay. Malayo eh, malayo. Well, so, sa mahigit na... 4 decades po na visual artist po kayo. Ano po yung nakita ninyong mga trends that have come and gone? What do you mean by trends? Yung trends po, yung pagbabago, or you know, revolutionary different techniques or styles. Marami. Marami. Ang hindi ko lang kasi maano dito sa atin, yung mga artist natin. Kung anong nasa US, kinukopya lang ng mga Pilipino. Okay. Karamihan copycat lang eh. Kung ano nakita nila, nandito na. Yun lang ang nalata kong mga trend para bang ito yung uso ngayon eh. Itong ano, so nakikisabay. So parang ang nangyayari ay ang mga visual artists po natin dito ay kumukopya lang po nakikisabay sa trend. Kaya pag sa internet ito yung nakita yung uso, sabayan na pag sabi. Ang uso ngayon, figure, yung realism talaga. Lahat yan. Parang yung pag gumagawa ka ng pandesal, ito, nagluto rin ng pandesal, ito naman, nauso yun namang barbecue, magbabarbecue. Ganyan mga Pilipino. Yan ang problema. Kaya, ang nangyayari, kopyahan tuloy ang nangyayari. Nawawala yung pagka-artist ng bawat artist. So, ano po yung ginagawa ninyo para maiba po kayo? Ang ginagawa ko, una, dapat, alamon mo muna ang art history from medieval, yung nung cave painting hanggang present. So malalaman mo ang connection mo kung alin ang wala doon. Pag nakita mo, ay, itong classic, sinira na ni Picasso. Yung pinakamaganda, sinira na nga eh. Ano pang hanapin mo? So mag-search ka. Pero ako, nakatulong sa akin yung meditation. Pag nag-empty ka kasi ng mind, may mga ideas na lumalabas sa iyo na out of this world eh. Yun, yung pag parang bagong ligo ka pag nag-meditate ka na, makakalimutan mo lahat ng mga ideas na yan. Kaya yung gulo, yung edik, parang fresh. Pag after meditation na, kalmado ka, may mga new ideas na pag tinignan mo sa art history, wala pa. Parang ang bird's eye, nakikita mo lahat ang trend. So alam mo kung nasaan ka. Yun ang ano doon. Yun ang isa sa mga nahalata ko sa sikreto yata ng para makaungos ka sa digital or modern. And ito pong meditation ninyo ay na-discover ninyo nung naging Zen practitioner. Dahil ako rin naguluhan eh. Kasi pag bagong graduate ka,
full of ideas ka eh. Mm. Ilang libro ang nakita mo, ilang ano, so lahat yan nasa utak mo, subconscious eh. Mm-hmm. Papasok lahat yun. Sana ba ako ngayon, nandiyan na yung idol mo si Picasso, idol mo si Da Vinci, kung sino-sino, sana ako. Yun. Pero so, hinahanap niyo yung sarili niyo, identity. Yun, identity mo. Pag hindi, mag-stick ka na lang doon sa, makisabay na lang ako sa uso eh. Anyway, yaya, ang marami namang yumayaman ngayon dahil sa trend eh. Okay. Pag sarili mo, ito, ito, mahal tong, gagawa rin ako na ganyan, kahit mas mura. Yun. Trend, hindi na nakikialam sa sa ano niya, sa ideas niya. Yun, yun. So, paano niyo ma-describe yung sarili po ninyong estilo and kung paano ito naiba or nag-evolve through the years? Meron din ba, katulad ni Picasso, di ba, meron siyang mga blue face, yung mga ganon. Kayo po ba ay ano-ano yung mga phases po ninyo? Naalala ko, nung student days, mga 70s yun, nagbabago eh. Dahil una, mga favorite color ko yung shocking. Shocking pink. Ah, shocking colors. Peach, oh. Ah, okay. Tapos sabi nga sa akin noon, yung mga kaibigan ko, bats ko, uy, Jonah, bakla ka na. Ba't ganyan mga kulay mo? 1970s yun ha. Pero nakakatawa, after mga 10 years, ginagamit na rin nila. Sabi ko, pinagtatawan ko na rin sila. Uy, bakla ka na rin ha. Dati pinagtatawanan mo ako, ngayon bakla ka na rin. Kasi, favorite ko nun, pink eh, 70s eh. Yun, halos, mga pink, pusha, blue-green, yellow-green, mga ibang ano. Pero, nung nag-travel ako sa Japan, biglang nagkalma. Naging black and white na lang. Okay, because of the zen. Siguro, yung gusto ko na lang yung mga pastel, light na, nawala yung mga shocking ko. Sabi ko, ay, ano na to? Masyado nang... Pag nakita ko yung orange, nakakasilaw na. Ayoko niyan. Ayoko niyan. So, nag-shift sa color. Hanggang nag-mellow na. Nag-mellow na. Nagbago na, nagbabago. So, evolve. Okay. Pero lately, nagbabalik uli ngayon. Yung tapang ng kulay ko. Nagbabalik na naman. So, nagkakaroon ng full circle. Yun ang ano. So, sa kasalukuyan, kayo po ang pangulo ng Agos Kulay Maynila. Opo. Ano po itong samahan na ito? Samahan ng watercolors? Ito, mga... Dahil nga mahirap yung watercolor, daming umiiwas. So, pag nalalaman na mayroon ng ganun, ay, maka-explore nga rin. Kaya, every... Naalata ko, pag nagpipaint ka at biglang nahinto ng 1 month, 2 months, nawawala rin yung practice mo, burado ka eh. Kaya pag nagkikita kayo every week, parang napapractice ka. Kaya every now and then, nagkikita-kita kami para, uy, practice nga natin yung ano natin. So, ang mga miyembro po ng Agos Kulay Maynila ay puro mga watercolorists lang po? Hindi. Marami rin silang medium. Digital artist, at anime, kahit ano. Pero, yung common denominator, watercolor, yung pinaka-basic. Kasi bago ka, parang drawing lang yan eh. Bago ka magagawa ng isang masterpiece, may drawing eh. Or mag-watercolor ka muna para mabilis. Nakikita mo na. Yun. I see. So, Sir Jonah, saan po makikita ang inyong mga obra ngayon? May studio ako sa ano, sa Seven Suite Hotel, Sumulong Highway, Antipolo. Andun yung mga paintings ko. Tapos dito naman sa Gateway, sa Cubao, may malaki akong painting doon na mural. Doon, pwede rin makita ang mga artworks ko. Okay, and meron po ba kayong mga exhibit na nangyayari po ngayon? Wala pa. Pero may plano po? May plano akong nangyayari ngayon. And ano po ang mga maipapayo ninyo sa mga kabataan na nais pumasok ng fine arts o nais maging alagad ng sining biswal? Ang naipapayo ko sa kanila, dapat malaman mo na lang art history para hindi ka maging yung sunod-sunuran sa trend. Kasi nakakasira yung trend eh. Pag saka ito ngang tayo, mga sabi nga mental colony. May colonial mentality. Kung ano yung uso sa US, sa Europe, kikisabay.
trend ka nga, nakasabay ka, pero hindi ka naman original. Mm-hmm. Ang pinaka ano yata sa art, maging original ka eh. Mm-hmm. Yung mag-explore ka, makukuha mo rin yun. Pag trinace mo yung art history, at nalaman mo ang A to Z, doon mag ano ka na, may kulang pa. May mararamdaman ka na, uy, parang kulang pa, hindi pa nila kukuha tong mga ganito. Yun. Pero kung hindi ka nag-iisip ng ganun, kung saan lupalop ka eh. Kailangan may time na ganyan eh. Habang nagpipaint ka, mahalata mo lang yan eh. Na para may kulang. Magtatanong ka, may kulang eh. Yun. Pag nagtatanong ka ganyan, may new creative bright idea ang lalabas sa'yo. So, lagi dapat magtanong. Oo, okay. Maraming salamat sa pagbisita po ninyo dito sa amin, Sir Jonah. And of course, actually, I look forward to modeling for your Agus. Uy, salamat. Kulay Manila. Salamat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa Artistang Pilipino.